Parehas lang sa dati ang patakaran. 4 rounds, 3 knockdowns. Walang headgear at 8-ounce gloves ang gagamitin. Para totoo na ito. Huwag nyo itong ituring na practice lang. Ituring nyo itong totoo. Galingan nyo pagbaboxing, mga kapatid. Okay! Sa mga corner nyo! Hindi ko kaya ito. Baka pag sumuka ako, may luwa ako ang puso ko. Nahihirapan ako makatayo ngayon. Ah! Isda! Imaginin kong isa siyang isda! Hindi ko kaya! Wala naman akong alam na isda ang kasing gwapo niya! Hindi na ako makapag-isip! Makinig ka! Huwag ka nang mataranta! Gawin mo na lang yung ginagawa mo nung nagpa-practice ka! Maliwanag? Opo! Ano bang nakakatawa? Wala! Wala po, Manong! Mukhang hindi ka natensyonado ngayon! Salamat po sa inyo! Ah, ganun ba? Ipakita mo na sa akin ang pinagpaguran mo ng 3 buwan! Opo! Tama! Gagawin ko lang ang ginagawa ko nung nagpa-practice ako! Don't panic! Don't panic! Mag-iingat ka. Malakas ang suntok yan. Huwag kayong mag-alala. Walang silbi ang malakas niyang suntok kung hindi niya ako tatamaan. Coaches! Out! Araw-araw ako nagpa-practice. Hindi ako tumitigil hanggang bumagsak ang katawan ko sa kapaguran. Doon galing ang lakas ng aking counter-attack. Wala akong inuurungan na kalaban, kahit gaano pa siya kalakas, kahit gaano pa siya kalaki. Wala akong pakialam. Bigla na lang umatake si Ipo. Huwag siyang nangayaang gumistaan siya. Kailangan hindi siya makalayo. Hindi mo ako mahahabol. Magaganda na ang mga job ni Ipo. Hindi na katulad nung dati. Okay na yung para sa baguhan na walang lisensya. Pero, hindi pa rin uubra yan sa footwork ni Miata. Magaling siya. Malaki ang improvement mula nung huli ko siyang nakita. Hindi nagsisadong boxing ako. Parang andali. Pero malaki ang pinagkaiba ng practice sa aktual. Easy lang. Easy lang. Tanda na ang ginawa ko sa practice. Ganito! Sa kabila pala! Umabante ang kaliwang paa! Ngayon na! Wow! Ang gandang panoorin ng footwork ni Miata, hindi ba? Alam mo, ngayon ko lang nakita sa aktual na laban ang footwork niya. Parang tinatago niya pag-practice. Dahil pa ang footwork ng professional. Teka muna. Kung hindi niya lagi ginagawa ito, ibig sabihin, ginagawa niya yun dahil siguro magaling yung kalaban niya. Sino si Ipo? Excited na siyang yun. Open ka! Sa mukha! Ano? Tumama! Ang suntok ko! Natamaan ko siya! Nagawa ni Ipo ng tamang tinuro ko sa kanya. Down! Bumalik ka muna sa neutral corner! What? Wow! Ang galing nun ah! Nakahirit agad si Ipo kay Miata. Ang galing! Ngayon ko lang nakitang nanakdo niyan si Miata. Shit! Magaling. Dahil si President na nagturo sa kanya. Eight! Nine! Kaya ko pa! Kaya ko pa to! Kamali ako sa kanya. Iba na siyang lumaban kaysa nung nakaraan. Dahil sa kanya, nagising na ako. Hoy! Iho! Kaya mo yan! Sugod! Papa! Hindi ako mangmang para maulit pa yun! Kainin mo tong kama ko! Aba, tingnan mo! Si Ipo naman ang bumagsak ngayon! Bakit? 3 buwan niya na pinaghahanda ng counter-attack na yun ah! Nabiktima pa na siya nun? Ang galing talaga. Hindi umiinit ang ulo niya. Hindi nawawalang konsentrasyon. 1 2
3. Babaw lang. 4. 5. 6. 7. 8. Kaya ko! Kaya ko pa to! Ano to? Totoo ba to? Nakaya pa niyang tumayo. Oo! Oh, dapat lang! Resulta yan ang tatlong buwan ng pagsasanay! Mahina kaya? Tama naman ang timing. May problema yata kapag sinunto ko siya. Sa footwork kaya, kung mali ang timing. Hindi bali, sa susunod na pagkakataon, hindi na siya makakatayo. Dati parang mawawala na ako ng mali sa suntok niya. Ngayon, kaya ko pang makatayo. Hindi na baliwala ang tatlong buwan na yon. Nakatulong ang pag-training sa akin ni Manong para makontra ko ang counter-attack niya. Fight! Bagas pa ang pangilos mo! Kapag nakalayo siya, mabibiktima ako ng pag-atake niya. Abante pa! Abante pa! Aba, dahil sa pag-abante ni Ipo, hindi magamit niya yata ang usual technique niya. Mukhang nahihirapan na siya. Pero delikado yung ginagawa ni Ipo. May counter-attack dyan si Miata. Tama ka dyan. Kung mabagal siyang kumilos, matutulugan siya ni Miata, magagamit na siya ng counter-attack. Matapang talaga ang batang yun. Tumatama na! Tumatama na! Isa na lang, tulog ka na! Open na naman ang mukha niya. Gagamit ako ng counter-attack! Ayos! Sakon ka! Ano? Down! Bumalik ka muna sa neutral corner! Nakita niyo? Grabe ano? Nakita niyo yun? Oo, oh, grabe. Napabagsak niyo si Miata. Hindi yun. Nakaya niyo yung counter punch. Ano ka mo? Sinabayan niya yung suntok ni Miata at nakaiwas siya sa attack point. Kahit alam niyang parating yung counter attack ni Miata, sinalo niya yung kamao nung bumibuelo pa lang. Kaya nabawasan ng pwesa yung tira ni Miata. Umabanti kasi siya. Siguro nagsanay siya para lumakas at bumilis sa mga hita niya. Yun ang dahilan kaya nakontra niya yung counter-attack. Ang kilos ni Ipo ay hindi lang pag-atake. Depensa rin yung laban sa counter-attack ni Miata. Huwag yung bata. Ganun lang yung inontra yung counter-attack. Iba siya kanina nung na-knockdown siya. Malakas ang tama nito ngayon. Tapos na kaya? 3! 4! 5! 6! Sayon! Kaya mo pa? Oo. Pagod na yung mga hita ni Miata ngayon. Iba na ang sitwasyon ng mga ganon. Mga batang to. Maglakad dito. Oo, sigurado. Maraming yung counter-attack ni Miata. Kaya kong manalo. Dati, mabilis kumilos si Miata. Kaya di ko siya matamaan. Pero ngayon, tumatama na ang mga suntok ko sa kanya. Nakakahirit na ako. Uppercut! Masama itong sitwasyon. Hindi na ako makapag-isip. Relax lang. Kailangan relax lang. Pagkakataon na niya para tapusin to. Ano kayong gagawin niya? Kailangan mag-isip. Fight! Sige! Lumabang ka, iho! Opo! Ano na? Ano na gagawin niya ngayon? Paala na! I-relax ang upper body. Buwelo ang kamao at ang pangitaas. Padaanin ang pwersa sa tuhod para tumuloy-tuloy ang pwersa sa kamao. Uppercut! Sasanggihin ko! Hindi! Sige! Sumurin mo ako! Ah!
Aba! Paano niyo naman nagawa yun? Magaling! Nagpakita si Miyata ng tibay ng loob! Siya na ang panalo! Kawawang bata, nadali siya nung counter-attack. Natalo siya! May counter-attack pa pala pagkatapos ng uppercut! Hindi mo mapipigilan ang counter-attack matapos mamali ang uppercut ni Ipo. Malinis ang tama sa kanya. Makatayo pa kaya siya? One! Two! Iyo! Three! Four! Five! Six! Seven! Iyo! Eight! Galing! Nakita nyo, totoo pa ba yan? Nakatayo pa siya, ha? Ibang klase! Magaling! Nakakatayo ka pa! Sige, wala pang bell! Ipo, kaya mo pa ba? Opo. Yata! Fight! Stop! Round one over! Iyo! Hanep! Makapangtindig balahibo, ano ba yan? Magaling yung si Miyata. Pero magaling din yung si Ipo. Hindi talaga nagkamali si Mr. Takamura sa pagpili sa kanya. Isang buksingero na malakas ang hita at nakukontra ang counter-attack. At isa namang napipigilan ng counter-attack pero nagamit ito pagkatapos ng uppercut. Isa ba talagang laban ito ng mga walang lisensya? Ano na mga batang yun? Nakahanap talaga sila ng matinong buksingero. Iyo! Hoy, Iyo! Kailangan magpalakas ka! Magpakalakas ka, Iyo! Maliwanag! Manong? Naririnig mo pa ba ako? Malas talaga. Kung hindi kayo inabot ng bell, sigurado natapos mo na ang laban sa round na ito. Nakakainis. Kanina natamaan niya ako ng jab. Kaya nahirapan ako makatayo. Kung hindi niya ako tinamaan nun, malamang panalo na ako ngayon. Hindi na siya katulad ng dati. Sa pangalawang round, parehong taktika pa rin ang gagamitin ko sa kanya. Kapag hindi siya nag-ingat, sinisiguro ko sa inyo hindi na siya makakatayo pa. Ichiro! Dalawang knockdowns pa ang kailangan mo! Kailangan kayanin mo sa iho! Ang galing! Miyata, magaling ka talaga! Huh? Sa wakas! Sa wakas! Gumamit na siya! Nang kakaibang atake! Malakas ang tinamong suntok ng batang ito. Baka nawala na siya ng pag-asa at susuko na. Huwag naman iyo. Kaya mo yan! Magpakatigas ka! Manong, masaya pa rin ako. Dati hindi ko siya matamaan. Pero ngayon, dalawang beses ako nakapuntos. Kahit napakahirap ng tatlong buwan pagtitraining, okay lang. Sa palagay ko sulit yun. Kaya sana, makatayo pa ako. At matapos ko ang labang ito. Hindi ko akalain na sa seryoso ay ni Miyata ang laban namin ito. Excited na ako
Hindi ko maramdaman ang pagod ko! Iyo! Matindi ang tama na magkabilang panig dito. Kahit napabagsak ni Ipo si Miyata, napabagsak rin naman ni Miyata si Ipo. Parang patas lang sila sa laban na ito, no? Pareho silang handang labanan ng isa't isa. Hindi mo malaman kung sino ang lamang. Hindi. Mas agrabyado yung bata sa laban na yan. Kapag hindi umubrang naisip niyang atake, tuloy pa rin ang laban. Wala siyang oras na mag-isip ng bagong atake. Hindi tulad ni Miyata, maraming alam. Okay! Coach Asao! Magsisimula na ang second round! Diba? Naulo na naman si Ipo! Yaring si Miyata! Bakit? Lenching yan ah. Teka muna, bakit ginagawa yan ni Miyata kay Ipo? Ano ba nangyayari? Bakit ako ginamita ni Miyata ng clenching? Hey! Tama na, Miyata! Fight! Miyata, bakit? Hey! Tama na, tama na! Alam ko na. Miyata talaga. Stop! Tama na, tapos na, Senggol. Upo na! Lo, tapusin mo yan! Bakit ganun? Hindi ko akalahin magduduwagan si Miyata. Bakit kaya? Hindi mo alam? Sasabihin ko sa'yo, binigay ni Miyata ang round na yan para makapagpahinga siya para sa susunod na round. Ngayon, handa na siya para sa'yo, iho. Kahit mukhang puro black lang ang ginagawa niya, bumalik na sa normal ang kanyang paghinga. Atake na siya. Malapit na. Hindi makitid ang utak ni Miyata. Mas matalino siya kaysa sa iba. Ginagawa niyang lahat para manalo. Malayo siya kung mag-isip. Pero, bakit siya nahihirapan sa bagito na to? Pagod pa siya. Hindi pa siya nakakapagpahinga mula sa first round. Kapag nagpatuloy siya na ganyan, hindi mo magagamit ang counter-attack mo sa kanya. Anong binabalak mo ngayon, iho? Hindi na ako pipirmi sa isang lugar. Hindi ako titigil sa kagaganaw. Huh? Ito na ang pagkakataon ko. Talo na siya sa susunod na round. Hintayin niyo lang. Hintay. Coach Asao! Uy! Yan lang! Umanta ka ngayon. Nag-iba na kumakatingin si Miyata. Anong gagawin ko? Paano na? Wala nang magagawa, kundi lumaban! Mukhang nagbago na ng strategy si Miyata. Pinabilis niya ang kilos ng mga paa niya. Kaya mo yan, iyo. Mabilis na lulusob si Miyata. Tapos bigla siyang aatmas kapag binala umatin ang kanyang kalaban. Sa ataking ganyan, malabo nang makanakout ka ng mabilisan. Pero malaki ang pinsalang mabibigay mo sa kalaban. Talagang aral sa pagbaboksing tong si Miyata. Ang galing. Ichiro. Sa katawan ni Ipo nakatutok ang atake. Kahit anong tibay ng katawan ni Ipo, kapag ganyan ba naman siya birahin ang birahin ni Miyata eh. Hindi pa rin nakakapagpahinga katawan ng bata mula kanina. Kaya dahil sa matinding pagod, bumabagal ng pagkilos niya. Ah!
Hindi! Tumigil si Ipo. Tama ang hinala ni Miyata. Kapag hindi na makakilo si Ipo, wala nang ikakabahala si Miyata. Nakita niyo na, malaking bagay ang may experience sa paglaban. Sana makayanan ko pang tumayo. Sa wakas, sinuyosan ni Miyata ang laban. At saka, may isang round pa natitira. Talo ka na, Ipo! Now! Balik sa neutral corner! Di na babangon yan. Two. Mabuti pa, tingnan nyo kung ayos lang si Miyata. Three. Four. Nakatayo pa yung bata. Five. Six. Seven. Eight. Fight! Stop! Tigil na! Tapos na round 3! Wow! Ang galing nila! Well done! Ay! Buti na lang, tumunog na yung bell! Talagang tatapusin niyang laban na to. Hindi sumusuko ang batang yun. Kahanga-hanga. Pero alam na ng lahat kung sino ang panalo dito. Good job, anak! Ngayon ko lang nakita kay Tino at tagumpay sa mukha mo. Abot kamay na ba? Ginulat din ako ng batang yun, Itay. Malalakas ang mga suntok niya. Kahit alin sa mga yun, pag tumama ay pwedeng ikatalo ko. Kaya dapat ay mailagang kong lahat yun. Kaya excited na ako sa labang ito. Ganyan nga. Kapag pro boxer ka na, lalo mo mararamdaman ang pressure ng pagkatalo o pagkapanalo. Dapat paghanda mo yan. Alam mong kasali sa profession natin yan. Maraming salamat sa suporta mo, kumagawa. Malaking bagay ito para kay Miyata. Basta ipagpatuloy mo lang ang ginagawa mo at sandali na lang, panalo ka na. Aatake siya kapag nakita niya may pag-asa pa siya. Sa oras na yun, kailangan mo mag-ingat. Ang kailangan kong pag-ingatan ay ang peligrosong hook punch niya. Kapag tinamaan ako nun, wala na, tapos ng laban. Hindi maganda ito. Nagdudugo ng ilong mo, Yo. Hindi ka na makahinga ng maayos. Pagod na rin ang mga hita mo. Hindi mo magagamit ang hook punch pangmuntra sa counter-attack. Paano ka na? Sa lagay mo ngayon, wala ka ng pag-asang manalo. O paano? Isusuko mo na lang ba ang laban? May isang round pang natitira sa labang ito. Pero sa totoo lang iyo, wala kang pag-asang manalo. Ako man, nung umpisa, para sa akin, okay na yung makalaban ko sa boxing si Miyata. Masaya na ako doon. At mas marami pa ako natutunan kaysa sa inaasahan ko, pero, sayang naman kung magpapatalo na lang ako. Mababaliwala lang ang lahat ng paghihirap ko, Manong. Bakit, Manong? Bubog na ang kanyang katawan, pero hindi siya nawawala ng pag-asa na manalo. Halata naman ang panalo na si Miyata. Papayagan ko pa kaya sang lumaban? Karapat-dapat pa sang maging pro boxer? Coach, stop! Wow! Galing, ano? Napalala naman! Iyo, kaya pa ba? Kaya ko pa. Huwag kayong mag-alala. Tatapusin ko ang laban na ito, Manong. Oo? That's the spirit, Iho! Ipakita mo kay Miyata ang lahat ng tinuro ko sa'yo. Sige! Opo! Tapusin mo na laban, Ichiro. Okay? Fourth and final round! Sige, kaya kayo meri po! Kaya meri! Umpisa na natin! Si Miyata na sumugod! Naloko na yung bata. Balak siyang ikorin ni Miyata doon sa lubid. Tatakas ka! Parang pamilyar yan ah.
Ganyan din yung nangyari sa kanya nung huling laban nila, di ba? Balak siyang patulugin ni Miata. Ang bilis at ang laas niya. Wala na akong magawa. Pero kailangan ko umabot hanggang sa katapusan. Kailan ba matatapos to? Lagot wasak niya ang kanyang depensa. Hindi na magtatagal at mananakaut na siya. Kapag nagpatuloy ang ganyan, malamang mawawala ng malay si Ipo bago pa sa manakaut ni Miata. Panalo na siya. Ngayon na! Kutulugin na kita! Tumigil siya! Alam ko na! Right cross! Kailangan may lagan! Ano? Hook punch! Kukontrahin niya ng hook punch ang knockout punch. Yun bang balak niya? Kahit mukhang matatalo na siya, peligroso pa rin siya. Delikado ito. Ibang-iba na talaga siya. Pinigla niya ako doon. Hindi ka makakahirit pa! Pabalo na to! Sigurado talo na ako! Ano nangyari? Ha? Bakit bigla napaluhod si Miata? Nangyari? Down! Bumalik ka muna sa neutral corner. Sige na. Ano? Down? Bakit? Tinamaan ba siya ni Ipo? Oh, tinamaan siya. Hindi lang halata, pero tinamaan siya ng hook punch sa baba. One! Two! Bakit ba ako bumagsak? Hindi naman tumama yung hook punch niya. Sigurado dumapis lang yung suntok niya. Wala ito. Babawian ko siya. Three! Four! Tama na yan. Wala ito. Tatayo na ako. Five! Anong problema? Ichiro! Ano nangyari sa kanya? Six! Teka, sandali. Sinabi na tatayo na ako eh. Seven! Teka, sandali. Sinabi ko na kaya ko panlumaban. Eight! Ano ba? Sinabi na lalaban pa ako eh! Nine! Ten! Si Ipo, palalo! Hindi ako makapaniwala. Si Ipo pa nanalo sa laban? Nanalo siya ng knockout kay Miata? Di ako makapaniwala. Teka, Miata! Kasi... Magaling nga ipinakita mo, bata. Hindi ako nagbibiro. Magaling ka. Very good, Iho! Ha? Ba? Kahanga-hanga ka. Ang masasabi ko ay matindi ang iyong fighting spirit. Pero, huwag lalaki ang ulo mo. Kulang pa rin ang kalaman mo sa mga teknika. Kailangan mong mag-training ulit mula sa simula. Uumpisa natin ulit ang training mo bukas. Maghanda ka, tandaan mo yan! Nako, pagod na talaga. Nakatulog na. Ano ba yan? Hindi na nakaabot sa bahay. Kung sa bagay, kinaya niya matapos ang laban kahit round 1 pa lang, puro pasada siya. Ha? Teka, saan ba nagputo si Tanda? May speech pa yung mamaya, hindi ba? Buti pa si Ipo, tulog na. Hindi na niya mapapakinggan yung mahabang speech ni Tanda. Nako, kung maririnig ka lang ni Tanda, baka tulog ka na rin katulog ni Ipo.